Magandang araw, pamumbayan. Ito ang Balita Pilipinas. Ito ang lingkod, Carl J. Madara. Narito ang tampok na balita para sa araw nito. Vice President Jejomar Binay delivered his own so-called True State of the Nation address, or TSONA, before students and teachers at the Cavite State University. In his address, the Vice President enumerated what he claimed are the failures of the Aquino administration. Binay said these failures include the Luneta hostage crisis, the Zamboanga siege, Yolanda tragedy, the Mamasapano massacre, the MRT problem, lack of jobs, and the unsolved poverty. He also President's tuwid na daan was a failure. Bago sa aking pandinig, ang TSONA o ang ginawang tawag ng dating Pangulong Jejomar Binay sa kanyang talumpati. TSONA o nangangahulugang True State of the Nation Address. Alam naman natin na wala naman talagang ganon dahil ang meron lamang ay ang TSONA o State of the Nation Address na ginagampanan ng ating ang nasabing talumpati ng dating pangalawang pangulo ay pawang kasagutan niya sa talumpati naman ng dating pangulong Benigno Sabino Aquino III. True State of the Nation Address daw ang kanyang ipinangalan sapagkat mas totoo ito at ang mga nilalaman ng kanyang talumpati ay ang dapat malaman ng publiko. Mas binigyan daw niya ng pansin ang mga bagay na walang kaputuran kesa sa mga bagay na dapat pag-usapan ng taong bayan. Punong-puno raw ng kwento, pagmamayabang, at paninisi ang talumpati ng dating Pangulong Aquino, dagdag na niya. Dumako naman tayo sa wika, mga salita, at mga pangusap na ginamit ng dating pangalawang pangulo sa kanyang talumpati. Wikang Filipino ang ginamit niya sa pagbibigay ng talumpati. Gayun pa man, gumamit siya ng narito ang mga salitang ginamit ng dating pangalawang pangulo na walang direktang pagsasalin sa wika. Una, collateral damage. Pangalawa, evacuation centers. Pangatlo, tent cities. Pang-apat, bunk houses. Pang-lima, budget watchdog. Pang-anim, hairstylists. At pang-pito, fashion designers. Narito naman ang mga salitang mayroon pang direktang pagsasalin sa wikang Filipino, ngunit hindi ginamit ng dating pangalawang pangulo. Una, local government. Maaari niya ditong sabihin na lokal na gobyerno o lokal na pamahalaan. Pangalawa, mayor. Maaari niyang palitan ang salitang mayor ng alkalde. Pangatlo, national government. Maaari niya na lamang ditong sabihin na pamahalaan mismo. May nabanggit din na pamagat o titulo ng proyekto ng pamahalaan sa talumpati ng dating pangalawang pangulo Jejomar Binay at ito ay ang Comprehensive Rehabilitation and Recovery Plan. Halos lahat naman ng mga pamagat o titulo ng mga proyekto ng pamahalaan ay nakasulat sa wikang Ingles. Gumamit din na acronym ang dating pangalawang pangulo sa kanyang talumpati at ito ay TY. TY na maaaring nangangahulugang thank you. Para sa akin, dapat iwasan ang paggamit ng mga ganitong pananalita, lalo na kung ikaw ay may hawak na mataas na posisyon at naglilingkod sa pamahalaan at Republika ng Pilipinas. Dahil maaari itong maging sanhi na hindi pagkakaunawaan. Maaaring iba pa lang tinutukoy ng dating pangalawang pangulo sa naisip at na-interpret ng ating isipan. Kaya dapat iwasan ang paggamit ng mga ganitong pananalita. Pagdating naman sa mga pangungusap na ginamit ng dating pangalawang pangulo sa kanyang talumpati, ay masasabi ko na angkop naman ng mga ito. Ngayon lamang ay may naulit na pangungusap at ito ay naulit ng tatlong beses at ito ay sagot ng pamahalaan, buhay pa naman kayo, hindi ba? Maaaring siguro itong palitan ng iba pang pangusap na kung saan ay makapagbibigay siya o makapagdagdag ng impormasyon at mga nais niyang sabihin tungkol sa mga problema na hindi nabigyan ng focus ng ating dating Pangulong Benigno Aquino. So
Sumatotal, maganda ang talumpati ng dating pangalawang Pangulong Jejomar Binay sapagkat gumamit siya ng wikang Filipino at iilan lamang na mga salitang Ingles. Hindi naman natin may iwasan na gumamit ng mga salitang Ingles sapagkat hindi lahat ng mga salita ay may direktang pagsasalin sa wikang Filipino. Wala tayong magagawa kundi hiramin ang mga ito. Para sa akin, dapat ipagpatuloy ang paggamit ng unang wika o wikang Filipino sa pagbibigay ng talumpati sa taong bayan. Ipinapakita lamang ito ng mahal niya ang wikang kanyang kinagisnan. Na rin sa paggamit ng wikang Filipino, mas lalong maiintindihan ng taong bayan at mamamayan ng Pilipinas ang mga mensahe at nais ipabatid ng mga nanunukulan sa ating bansa. Gamitin natin ang ating wika. Mahalin natin ang ating wika. Paunlarin natin ang ating wika. Pagyamanin natin ang ating wika. Dahil ito ay yaman ng ating bansa. Hanggang sa muli, mag-ingat taong bayan. Paalam.